Ah, wag kayo masyadong magpakampante na porket looban lang kayo nagmumotor at bibili ka lang ng suka. Pagdating mo sa ano, di may nasaan, may checkpoint pala doon. Kamot ulo ka ngayon. Yun lang. Daming motor doon ah. Baka no helmet no travel. Di natin alam kung ano yung dahilan nung pagkaka-impound ng kanilang mga motor, guys, no. Pero isa lang ang nakikita ko, wala po silang helmet. Tapos pagdating ng walang helmet, panigurado ay wala din silang maipakitang dokumento. O kaya naman expired ang rehistro, hindi dala ang rehistro. Mga ganun lang naman ang possible, bakit mai-impound dyan. Instead na no helmet lang ang violation mo, ay dumami pa yung violation mo. Kaya remember guys, sa tuwing tayo ay gagamit ng mga sasakyan, motor man yan, kotse, tricycle, kung ano mang sasakyan na gamit natin, huwag na huwag ho nating kalimutan ang ating mga rehistro ng sasakyan. Lisensya po natin, driver's license po, no? Kahit bibili lang tayo ng yelo sa isang kanto, ay huwag na huwag nyo pong kalimutang magdala po ng mga iyon. Siyempre helmet, huwag nating kalimutang mag-helmet. Kaya siguro na-impound yung mga motor na yun. Ilang pirasong motor yun, no? Ang sakit sa bulsa po nun, guys. Magkano ba ang impound ng motor? Siguro yung hindi ba baba yan, ano, 3,000? Bibili ka lang ng suka. Pagdating mo sa ano, di may nasaan, may checkpoint pala doon. Kamot ulo ka ngayon. Diba? Ang masama pa nun, guys, ay hiniram mo lang yung motor mo dahil nga may bibiling ka lang sa kanto. Huwag kayo masyadong magpakampante na porket looban lang kayo nagmumotor at may bibiling kayo sa kanto, suka, toyo, paminta, ay walang huli. Dapat ay magsuot pa rin tayo na motorcycle helmet every time na magmumotor tayo. Wala pong pinagkaiba yan, guys, sa mga kotse o iba pang sasakyan na kung saan before ka mag-drive ng sasakyan ay kailangan mong magsuot ng seatbelt, no? Sa atin naman ay helmet. Sarap kaya pag naka-helmet ka, no? Hindi maanginan yung mukha mo, pati mata mo, papaproteksyonan. At the same time, yung aksidente ay if ever man na ma-aksidente tayo, at least safe tayo, di ba? Yung ulo natin yung pinakamahalaga dun eh.